Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong June 2017, ang travel vlogger na si Sarah Funk na merong 170,000 followers dito sa YouTube ay nagdesisyon na pumunta sa Cyprus para tingnan ang sikat na Red Lake ng personal. Ito ang kanyang litrato na kinuhanan ng kanyang partner na si Luis sa tinatawag na Metsero Red Lake. At bago ka humanga sa kagandahan ng lawa na yan, sa totoo lamang ang pulang kulay na nakikita mo ay hindi natural. Ang sobrang pagmimina ng isang kumpanya malapit sa lawang ito ang naging dahilan kung bakit ang tubig sa buong lawa ay nalason. Ang lahat ng mga isda o ibang mga organismo ay lahat namatay. Sa dami ng mga kemikal, yan ang naging dahilan kung bakit ito naging kulay pula. Kahit hindi maaaring liguan, ang mga turista ay dinadayo pa rin ng lawa at sa video clip na ito ay makikita mong si Sarah ay nakaupo. Habang kinukunan siya ng video ay nag-joke ang kanyang partner tungkol sa ang lugar ay perpektong maging lokasyon para sa mga murder shows. At sinabi nito na mabigat ang kanyang pakiramdam sa lugar dahil tila amoy kamatayan doon. Ang hindi nila alam, pagkalipas ng 2 taon, ang video nilang yan ay magiging viral pero sa hindi magandang dahilan. Ito ang documentary na ginawa ko tungkol sa malungkot na sinapit ng ilan sa mga Pilipinang OFW sa bansang Cyprus. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay nangyari sa Cyprus na isang isla na makikita sa Mediterranean Sea at sa timog bahagi ng Turkey. Kung pagbabasehan mo ang mga litratong ito, matatawag mong merong diverse landscape ang isla at meron itong unspoiled natural beauty. Bukod sa mga magagandang beach at kabundukan, isa sa mga ipinagmamalaki ng lugar ay ang kanilang mainit na klima dahil halos 1 taon na sumisikat ang araw doon. Yan ang naging dahilan kung bakit ang Cyprus ay mabilis na sumikat bilang isa sa mga tourist destination sa Mediterranean. Ngunit noong April 14, 2019, ang mga tao ay hindi inaasahan ang pagbabago ng panahon. Ang napakalakas na ulan ay nagdulot ng pagbaha sa ilang mga lugar. Ang dating Instagram-worthy na mga tourist destinations sa Cyprus ay naging kulay abo at tila naging walang buhay. Nang humupa na ang ulan, ilang mga turista ang nagdesisyon na magbike at magtungo sa isang abandonadong minahan dahil gusto nilang makita ng personal ang isa sa mga lokasyon ng paborito nilang pelikula. Umakyat sila sa abandonadong imprastrukturang ito at nang marating nila ang tuktok, isa sa kanila ay naghagis ng bato sa ibaba na naging dahilan kung bakit ang ilan sa tumpok ng lupa ay gumuho. Habang unti-unting gumuguho ang lupa sa ibaba, ay napansin nila na may itim na plastic bag. Dahil sa kagustuhan nilang makita kung ano ang nilalaman ng plastic, nagkataon naman na merong sasakyan na dumadaan na may sakay na 2 aliman. Pinakiusapan nila ang mga turista na tingnan ang plastic gamit ang professional camera ng mga ito na hindi naman tinanggihan ng 2. Agad silang kinabahan dahil pagka-zoom in ang aliman ay nagulat ito dahil 100%'ng sigurado siya na ang nakikita niya na nasa loob ng plastic ay buto ng 1 tao. Agad silang tumawag ng mga pulis na agad namang rumesponde sa lugar. Nang ma-recover ng mga otoridad ang plastic, ay tumambad sa kanila ang kalansay ng katawan ng isang babae. Ang mga paa nito ay itinali at ang buong katawan ay binalot ng kumot bago inilagay sa plastic bag. Sa tulong ng medical examiner ay nagawa nilang matuklasan na ang bangkay ay hindi isang Cypriot or Russian. Pero base sa DNA, ito ay isang Filipina. Ang biktima ay kinilalang si Mary Rose Tiburcio na tubong Talavera, Nueva Ecija. Ito ay naiulat na nagtungo sa Cyprus para magtrabaho bilang kasambahay, kapalit ng sahod na 350 euros o mahigit kumulang 20 mil sa 1 buwan. Base sa mga reports, noong May 2018 pa ay hindi na ito makita.
kaya ang kanyang roommate ay agad kinontak ang mga otoridad. Ngunit walang nangyari sa investigasyon noon dahil para sa mga ito ay baka umalis lamang si Mary Rose sa Cyprus. Nang malaman ng mga otoridad na ang Filipina ay may 6 taong gulang na anak at nawawala din, agad nilang inaresto ang dating partner ni Mary Rose na isang Romanian dahil nakita sa bahay nito ang passport ng bata. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya ay pinakawalan din ito. At para makakalap ng mga impormasyon na makakatulong sa paghahanap, ang mga otoridad ay kaagad nagtungo sa bahay ng amo ni Mary Rose. Kinuha nila ang mga gamit ito na maaaring makatulong sa investigasyon. Habang naghihintay ng resulta ng computer forensics sa mga gamit ni Mary Rose, ang mga otoridad ay hindi nagsayang ng oras at nagdagdag sila ng mga investigador sa lawa para makasigurado na wala ng ibang mga biktima ang nasa ilalim ng tubig. Ang ilan sa kanila ay nagmungkahi pa na tanggalin ang lahat ng tubig sa lawa. Ang kanilang pagod ay nagbunga dahil pagkalipas ng 6 na araw, isa pang labi ang kanilang nakita. Dahil sa halos butot balat na lamang ang bangkay, ay nahirapan silang makilala ang labi. Ngunit dahil sa tulong ng DNA test, ay nakumpirma nila na katulad ni Mary Rose, ang bangkay ay sa isa ring Filipina at ito ay kinilalang si Orion Palanas Lozano. Siya ay isa ring OFW na nagbaka sakali na magkaroon ng mas maayos na buhay sa Cyprus. Pero katulad ni Mary Rose, ito ay bigla na lamang naglaho mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Ayon sa interview sa mga amo nito, bukod sa pagtatrabaho nito sa kanila, si Orion ay merong part-time job. Sinabi nila sa mga investigador na noong July 2018 ay iniwan nila ito sa kanilang bahay dahil sila ay nagbakasyon. Ngunit nang sila ay bumalik sa kanilang tahanan, ay nagtaka sila nang hindi nila ito nakita. Agad nilang inireport ang pagkawala ni Orion sa mga otoridad. Pero katulad ng investigasyon na nangyari kay Mary Rose, hindi ito umusa dahil para sa mga pulis, maaaring si Orion ay umalis na sa Cyprus para magtrabaho sa ibang lugar. Ang mga investigador ay kinumpirma din na ang suspect sa pagpatay dito ay maaaring ang parehong tao na pumatay kay Mary Rose dahil parehas sa mga itong hubad, itinali ang kanilang mga paa, binalot sila ng kumot bago ilagay sa plastic bag at saka itinapon sa pulang lawa. Ang mga otoridad ay mas lalong kinabahan dahil baka maaaring marami pa silang mga bangkay na makita sa ilalim ng tubig. Kaya pinag-igin nila ang kanilang operasyon. Habang nasa kaligitnaan ng kanilang search and retrieval operation, ang resulta ng investigasyon ng computer forensics sa laptop ni Mary Rose ay inilabas na. At base sa mga investigador ay natuklasan nilang si Mary Rose ay aktibo pala sa online dating. Ang mga eksperto ay nagawang makuha ang mga pangalan at matrace ang IP address ng mga taong nakakausap nito sa internet. Agad nilang sinugod ang bahay ng mga taong yun at dinakip nila ang 2 mga lalaki na ayon sa balita ay parehas na Cypriot National Guard o sa madaling salita ay mga sundalo. Habang idinadaan sa police interview ang 2 mga lalaki, ay hindi na lamang sa mismong lawa nag-focus ang paghahanap ng mga otoridad. Ngunit tiningnan din nila ang ilan sa abandonadong mga minahan sa paligid ng lawa. Pero tila mas mapapadali ang kanilang paghahanap dahil bago matapos ang araw na yon, isa sa mga lalaking na aresto ay umamin na siya ang pumatay sa mga Filipina. Ngunit nagulat ang mga investigador dahil ayon sa sundalo ay hindi lamang 1 o 2, kundi meron pang 5 tao siyang pinatay. Ang revelasyon na yan ay ikinagulat ng mga otoridad dahil para sa kanila, hindi lamang kagandahan ng kanilang lugar ang kanilang ipinagmamalaki. Pero ang Cyprus ay maituturing na isa sa mga ligtas na lugar. Para sa kanila ay kung may katotohanan man ang sinasabi ng sundalo na 7 nga ang kanyang biktima, siya ang magiging kauna-unahang serial killer sa Cyprus. Sa press briefing na isinagawa ng mga otoridad ay ibinahagi nila sa publiko na ang lalaking umamin sa pagpatay ay ang 35 taong gulang na si Nikos Metaxas. Bukod sa kanyang pangalan ay nalaman ng publiko na hindi lamang ordinaryong sundalo si Nikos dahil siya ay may posisyon at ranggong kapitan. Ayon sa balita, ang ama ni Nikos ay isang Griego at ang kanyang ina ay isa namang Bulgarian. At katulad ng halos lahat ng mga serial killers, walang magandang alaala si Nikos noong kanyang kabataan.
Ang kanyang ina ay iniwan ang kanyang abusadong ama noong siya ay bata pa lamang. At ito ang naging dahilan kung bakit ayon sa mga psychologist ay meron itong abandonment issue o merong trauma si Nikos na maiwan o abandonahin ng ibang mga tao. Nang matapos siya ng pag-aaral, sumali si Nikos para maging isang sundalo. Dumaan at nakapasa siya sa mental health program ng academy. Nang makagraduate, si Nikos ang naging ganap na sundalo at kalaunan ay nagkaroon siya ng asawa at dalawang mga anak. Pero katulad ng relasyon ng kanyang mga magulang, ay nauwi lamang din yun sa hiwalayan. Pagkatapos ma-finalize ang kanilang divorce, madalas na bumiyahe na mahigit isang oras si Nikos para makasama lamang ang kanyang mga anak. Bukod sa pagiging matagumpay na sundalo, siya ay mahilig din sa photography o pagkuha ng mga litrato. Dala ang kanyang mahal na kamera ay madalas dayuhin ni Nikos ang mga liblib na lugar, mga kabukiran at iba't iba mga sikat na tourist spots sa Cyprus. Nang kumalat ang balita tungkol sa ginawa ni Nikos, ang dati niyang mga kasama sa militar ay hindi makapaniwala dahil para sa kanila, kahit may pagka-narcissist ang kanilang kapitan, ay hindi nila ito nakitaan ng senyales na kaya nitong manakit ng isang tao lalo na ng mga babae. Kahit ang mga kapitbahay at kaibigan nito ay sinabi na isang tahimik na tao si Nikos, pero ni minsan ay hindi nila inisip na may itinatago pala itong pagkabayolente. Ngunit ang hindi nila alam, ang persona na ipinapakita sa kanila nito ay isang pagbabalat kayo lamang. Ayon sa mga computer forensic experts, simula na maging single si Nikos ay agad itong gumawa ng paraan para makakilala ng bagong babae. Dahil sa likas itong mahiyain, ginamit niya ang teknolohiya para mas mabilis siyang makahanap ng babae. Gamit ang kanyang cellphone, nag-register siya sa isang dating app. Pero para maitago ang totoo niyang pagkatao, si Nikos ay gumamit ng peking pangalan at sa internet ay tinawag niya ang kanyang sarili na Orestes. Kung titingnan mo ang ibig sabihin ng pangalang yan sa lengguwahe ng mga Griego at isasalin sa ating wikang Tagalog, ang ibig sabihin ng Orestes ay isang mananako. Kung sa personal, si Nikos ay mahihiyain sa kanyang dating profile naman, kung pagbabasehan mo ang kanyang mga litrato, siya ay tila confident at isang respetadong tao. Upang hindi paghinalaan ng mga babaeng peke ang kanyang mga impormasyon na inilagay sa kanyang profile, gumawa rin siya ng mga pekeng social media accounts. Ang isa sa mga madalas niyang tingnan para makahanap ng mga babae ay ang Badoo na pinakasikat na dating app sa Cyprus. Doon ay naghanap siya ng mga taong papayag na makapagkita sa kanya. At isa sa mga babaeng ito ay si Mary Rose. Sa loob ng ilang buwan nilang pag-uusap, ang dalawa ay nagkasundong magkita ng personal. Ang mga eksperto mula sa Badoo ay nakapagtulungan sa mga investigador, kaya nagawa nilang matuklasan na ang dalawa ay nagkita noong May 4, 2018. Pagkatapos noon ay bigla na lamang naglaho ang Filipina. Kinumpirma din ang management ng Badoo na ilang buwan pagkatapos may ulat na nawawala si Mary Rose ay binura ni Nikos ang kanyang profile sa dating app. Sa investigasyon ay lumalabas din na noong inaresto nila si Nikos ay tinangkapan itong lamunin ang SIM card ng kanyang cellphone na ayon sa mga otoridad ay huling pagtatangka nito para maisalba ang kanyang sarili sa maaaring madiskubre ng mga otoridad. Ayon sa mga investigador, sa loob ng ilang araw na ito ay nakakulong sa presinto, mariin ang pagtanggi ni Nikos na may kinalaman siya sa nangyari. Ngunit ito ay utay-utay na nagsisi at kalaunan ay kusang umamin sa iba pa niya mga krimen na ginawa. Gamit ang ballpen ay isiniulat ni Nikos sa papel ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang mga biktima at kung saan matatagpuan ang bangkay ng mga ito. Noong April 25 ng parehong araw na umamin si Nikos, ang mga otoridad ay nakakita na naman ng isang bangkay na may layong 12 kilometro mula sa lawa. Ang pangatlong labi ay nakita sa shooting range. Gamit ang DNA test, ang babae ay kinilalang si Asmita Kadkabista na 30 taong gulang na mula sa Nepal. Base sa ulat, ang labi nito ay itinapon sa isang hukay. Ang mga tao ay hindi makapaniwala ngunit ang pagkadiskubre sa tatlong mga bangkay ay simula pa lamang. Base sa reports, ang 35 taong gulang na dating sundalo ay hiniling sa mga otoridad na dalhin siya ng mga ito sa pulang lawa.
Pagdating nila sa lugar ay itinuro ni Nikos ang atensyon ng mga investigador sa hilagang silangang bahagi ng lawa. At sinabi nito na kung maghahanap ang mga otoridad doon ay makikita nila ang dalawang katawan ng babae at isang bata. Ang itinurong bahagi ni Nikos ay malalim at dahil sa limitadong kagamitan ng Cyprus Police ay hiningi nila ang tulong ng mga otoridad sa United Kingdom. Ang Scotland Yard ay hindi naman tumanggi at kaagad silang nagpadala ng kanilang mga ekspertong divers at high-tech na mga kamera. Ang mga investigador ay nagawang masilip ang pinakamalalim na parte ng lawa na 300 metro. Sa video na ito ay makikita na totoo nga ang sinabi ni Nikos dahil agad nilang nakita ang dalawang maleta na merong laman ng mga kalansay. Natuklasan din nila na kaya pala hindi lumulutang ang mga suitcase ay dahil sa tinalian nito ng mga hollow blocks. Ang isa sa mga biktima ay kinilalang si Livia Florentina Bunea. Siya ay 36 na taong gulang na tubong Romania. Katulad ng ibang mga biktima, si Livia ay isa ring kasambahay na pumunta sa Cyprus para makahanap ng stable na trabaho at bagong simula. Ang publiko ay lalong nalungkot dahil kasunod ng pagkadiskubre ng maleta na pinaglagyan kay Livia, ay natagpuan naman ng mga otoridad ang isa pang suitcase na naglalaman ng anak nito na si Elena, na nooy 8 gulang lamang. Ayon sa record, maaaring ang mag-ina ay ang unang biktima ni Nikos. Dahil ang dalawa ay naiulat na bigla na lamang naglaho parang bula noong September 2016 pa. Ibig sabihin, ang kanilang mga labi ay nanatili sa ilalim ng lawa sa loob ng 31 buwan o 2 taon at kalahati. Base sa investigasyon, katulad ng ibang mga biktima, nakilala ni Livia si Nikos sa Badoo dating app at kasama ang kanyang anak ay nakipagkita ito sa sundalo noong September 2016. Pagkalipas ng 2 araw, ang mga otoridad ay nakakita ulit ng isa pang maleta. Ang biktima ay kinilalang isang Filipina na si Maricar Valdez Arquiola na 31 taong gulang. Katulad ng ibang mga biktima, ang single mother na si Maricar ay nakipagsabala rin din sa Cyprus para magkaroon ng bagong buhay at upang matulungan ang kanyang hikahos na pamilya sa Pilipinas. Isa sa kanyang mga inspirasyon ay ang kanyang anak na lalaki. Naglakas loob si Maricar ng mga ibang bayan, ngunit noong December 2017 ay naglaho na lamang itong parang bula pagkatapos makipagkita kay Nikos. Ang sinapit ni Maricar ay kinalungkot ng kanyang pamilya. Sa loob ng halos 2 taon na hindi nila ito nakakausap, inakala nila na ito ay ayaw lamang makipag-usap sa kanila. Ang mga Pinay na nagtatrabaho sa Cyprus ay nag-ipon-ipon at ilan sa kanila ay sinisi ang mga otoridad. Tinawag nila ang mga itong tamad at pabaya sa kanilang mga trabaho. Ang mga Cypriot naman ay sinabi na hindi tamad ang mga pulis. Bagkus ang maaaring dahilan kung bakit hindi na mga ito binigyan ng pansin ang pagkawala ng mga biktima ay dahil bagamat 21st century na, may mga tao pa rin sa Cyprus na maliit at mababa pa rin ang tingin sa mga banyaga nagtatrabaho sa kanilang bansa, lalo na kung ang mga ito ay mga kasambahay. Ano pa man ang talagang dahilan ng mga pulis doon, sila ay samasamang nanawagan na kahit ano pang lahi o kulay ng isang tao at ano pa man ang trabaho nito, ay kailangang maging patas ang mga otoridad sa pagbibigay ng proteksyon sa publiko. Ang ilan sa mga nagprotesta ay dumayo pa sa harap ng palasyo ng kanilang presidente para manawagan na matigil na ang diskriminasyon sa mga banyaga sa kanilang bansa. Kahit matindi na ang pambabatikos na kanilang natatanggap mula sa publiko, ipinagpatuloy ng mga investigador ang paghahanap sa nawawalang anak ni Mary Rose na si Sierra. Ngunit kahit anong hanap nila sa lawa o sa kalapit na mga abandonadong minahan, ay hindi nila ito nakita. Kaya binalikan nila si Nico sa pagbabaka sakali na ibigay nito ang impormasyon kung nasaan ang bata. Ngunit kahit anong piga nila dito ay tumanggi ang dating sundalo na magsalita. Inabot pa ng 2 buwan bago nito ikanta ang lokasyon ni Sierra. Ang mga investigador ay sinabi na kaya pala kahit anong hanap nila dito sa lawa at mga minahan ay hindi talaga nila ito makikita dahil si Sierra ay nasa ibang lugar. Ang mga otoridad ay kaagad sinugod ang lawang ito na tinatawag na Lake Mami na may layong 12 kilometro mula sa pulang lawa. At para mas mapabilis na makita ang lokasyon na kanilang hinahanap,
isinama nila si Nikos sa lugar. Itinuro niya ang mga otoridad sa hilagang silangan ng lawa. Ang mga divers ay mabilis na sinisid ang ilalim at wala pang 10 minuto ay nakita nila ang isang maleta. Pagkatapos ng halos 2 taon sa ilalim ng lawa, ang mga otoridad ay kinumpirma gamit ang DNA na ang labi sa loob ng suitcase ay sa nawawalang anak ni Mary Rose na si Sierra. Katulad ng ibang maleta, ito ay tinalian din ng hollow blocks para hindi lumutang. Ang krimen na ginawa ni Nikos ay hindi lamang nakatawag ng atensyon sa mga Cypriot dahil ang mga tao mula sa ibang bansa ay lalong naintriga dahil sa video na ito. Ang mga tao ay malakas ang hinala na ang lumulutang na bagay na ito ay isang maleta. Noong June 2019, halos 2 buwan pagkatapos madiskubre ang pagpatay ni Nikos sa mga biktima, ay nagsimula ang paglilitis. Sa loob ng korte ay inamin niya na kalkulado ang paghahanap niya sa mga biktima. Ayon kay Nikos, intensyon niya talagang maghanap ng mga kasambahay na nagmula sa mga mahihirap na bansa tulad ng Romania at Pilipinas. Dahil kadalasan sa mga ito ay alam niyang desperado na makaahon sa hirap ng buhay. Ipinaliwanag niya na upang makuha niya ang atensyon ng mga babae, ay sinigurado niyang sa mga litrato ay mukha siyang desente at may kaya o mayamang tao. Kapag nag-reply na ang mga ito ay unti-unti niyang paiikutin ang mga babae gamit ang mga papuri at sasabihin niya sa mga ito ang mga bagay na gustong-gustong marinig ng mga babae. Kapag pakiramdam niya ay nahulog na ang loob ng mga ito ay yayayain niya ang mga babae na makapagkita. Kung sila ay nasa pribadong lugar na ay gagawin niya ang lahat para makipagtalik ang mga ito sa kanya. Ipinagmalaki ni Nikos na lahat ng kanyang mga biktima ay nakipagtalik sa kanya. Ang mga babae ay di umanong kadalasang masaya pagkatapos noon dahil akala ng mga ito ay seryoso na siya sa pakikipagrelasyon sa kanila. Ngunit sinabi ni Nikos na pagkatapos niyang pagsawaan ang mga ito ay sasakalin niya ang mga biktima. Ibinahagi niya na 2 sa mga ito ay nakipagkita sa kanya kasama ang kanilang mga anak. Kaya sa takot na makapagsumbong ang mga ito, ay idinispatcha niya rin ang mga bata. Sa huli, ang aruganteng si Nikos ay nagpakumbaba at humingi ng tawad sa lahat ng pamilya ng 7 niyang biktima. Ngunit sa halip na akuin ang mga responsibilidad sa pagpatay, isinisi ni Nikos ang kanyang mga kilos sa mga trauma na naranasan niya habang siya ay lumalaki. Ngunit ang prosekusyon ay sinabi na nasa tamang katinuan si Nikos noong ginawa nito ang mga krimen. Ipinaliwanag din ng psychologist na ang dating sundalo ay merong malalang kaso ng antisocial personality disorder. Ang mga taong may ganitong personalidad ay hindi lamang mapangmanipula, pero karamihan sa kanila ay hindi pinagsisisihan ang kanilang ginawa kahit ito ay masama pa. Ang paglilitis ay natapos noong June 24, 2019 at sa bigat ng krimen na kanyang ginawa, ang dating iginagalang na kapitan ay inutusan na mabulok sa kulungan sa loob ng 175 taon. Ang publiko ay naging masaya sa hatol at sila ay samasamang inalala ang mga biktima sa pamamagitan ng pagtitirik ng mga kandila. Ang presidente din ng Cyprus ay naglabas ng statement at humingi ito ng paumanhin sa hindi maayos na paghawak ng mga otoridad sa kaso ng mga nawawalang biktima. Nilinaw niya rin na 100% siyang sigurado na walang diskriminasyon na nangyari. Bagamat hindi na maibabalik pa ang buhay na kanilang mga mahal sa buhay, ang mga naiwang pamilya ng mga biktima ay nagpasalamat sa tulong ng isang Cypriot na negosyante na may-ari din ng airline at sa Stelios Foundation dahil nakatanggap sila ng halos 1,000,000 piso na maaari nilang gamitin para sa bagong simula. Pagamat napakalungkot ng sinapit ng ilan sa ating mga kababayan sa Cyprus, tila malaki na ang naging pagbabago ng mga bagay-bagay doon. Kasabay ng pagbibigay ng mas maraming oportunidad at trabaho para sa mga banyaga manggagawa, ang gobyerno ng Cyprus kasama ang NGOs doon ay sanib puwersa at tulong-tulong para maprotektahan ang mga karapatan ng hindi lamang mga OFW kundi lahat ng migrant workers sa kanilang bansa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito.
please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!